solo al mundo. Ponga po ang bayan ko. Wynn Hotel, the newest hotel in the heart of Olongapo City. Wynn Hotel is the place for comfort within your reach with the most reasonable price. Avail of the wash-up for only 400 pesos, 12-hour stay for only 850 pesos, and overnight stay for 1,000 pesos. At Wynn Hotel, you will enjoy all your homey and sweet stay in our rooms with air-conditioned, hot and cold shower, plasma screen televisions with cable TV, telephone local lines, internet access, and 24-hour room service. Wynn Hotel is located at number 27 18th Street, West Bahakbahak, Olongapo City, just within the Victory Lighter compound. Or you may contact a telephone number 222-8885 or mobile number 0999-857-9639. At Wynn Hotel, our guests are surely winners. Looking for an ideal rest and recreation haven inside Subic Bay Freeport Zone? Search no more. All Hands Beach is the place for you. Spend fun moments with your family and friends in a relaxing atmosphere amidst the splendor of the majestic Subic Bay. All Hands Beach has well-maintained shoreline and free Wi-Fi. For beach lovers, experience the thrill of jet ski, banana boat, and bandwagon rides, as well as flyboarding, parasailing, and kayaking. All Hands Beach also offers budget rates on their room and beach tent packages. All Hands Beach is located along San Bernardino Road, Subic Bay, Freeport Zone. For inquiries and reservations, you may call at landline number 047-250-2270 or mobile phone numbers 0922-826-2934, 0918-413-5251, and 0917-457-3978. It's all fun, all excitement, only at All Hands Beach. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Salbunian Monitor. Yes, kumusta po Olongapo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 10, 2015, araw ng Sanggunian Monitor. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong friendship, ang kasalukuyang acting vice mayor ng lungsod ng Olongapo,
Kagawad Edic Piano. At ngayon po ay hindi muna natin makakasama ang ating acting mayor, Tet Marzan. Pero susubukan niya pong humabol, baka maya-maya lang ay nandirito na siya. So magandang umaga po sa lahat ng 17 barangays. Kahapon ay nagsimula na kaming umikot. Nagbigay kami ng letter at yun ang nga sinasabi natin na tayo yung si Kagawad Tet Marzan, ang kasalukuyang acting mayor at tayo po ang acting vice mayor. At yun po, sinasabihan natin ang ating lahat ng barangay dito sa lungsod ng Olongga po na maghanda po dahil nga po doon sa malakas na ulan, no? Na yun po ang forecast ng Pag-asa at ng AccuWeather, no, sa internet. Kaya nga nagpahayag na ang ating acting mayor kahapon at saka ngayon na wala na pong pasok ang lahat ng level ng eskwelahan, no? Elementarya, high school at college dito sa lungsod ng Olongga po, mapapribado o mapaprivate man yung mga eskwelahan na yan. So ayan po, binabati natin ang ating mga suki, you know, regular na suki dito sa lungsod ng Olongga po dahil tayo ay napapakinggan hindi lang po dito sa Olongga po kundi sa ating mga karatig lalawigan, no? At specifically po, binabati natin ang mga tiga Subic, ang mga tiga Castillejos, ang San Marcelino, at ang San Antonio, and of course, ang mga tiga Dinalupihan, ang tiga Morong at tiga Hermosa dyan sa Bataan na napapakinggan at napapanood po tayo over SBC TV 22 sa inyong regular antenna. At sa CatB ay nasa channel 93 po tayo at yung iba pang channel, depende po doon sa inyong box sa CatB. And of course, napapakinggan din tayo sa DWGO. At ayan po, sabay-sabay yan. At binabati natin, of course, ang aking mommy or mother dearest, former Kagawad Rose Piano, at ang aking mga kapitbahay dyan sa Bigonia Street. And of course, si ang mother ng ating konsehala Tet Marzan, si Beth Daduya, na talaga namang ang aga-aga ay nagtitext at ini-inform tayo kung ano yung mga dapat na pupuntahan natin o pagpapaliwanag natin. Katulad po kanina ay nagpaliwanag tayo doon sa kabilang estasyon. Early morning po yon dahil doon po ata nababalita may mga nagtitext na di umano, no, na tayo daw po ay marami pong issue eh. Ang isa sa mga issue na ipinaliwanag ko ay yung sinasabi nilang noon daw pong department head meeting with the city administrator Mayor Malabute ay pinilit daw po nating agawin yung mikropono, no, at tayo ay nagsalita noong department head meeting. Ang paliwanag ko po doon sa radio station kay Dean Egay Hinisa. Alam niyo po, kaibigan ko yan si Dean Egay dahil tayo naman po ay nagturo din sa Aura noong pong pagkagaling natin sa Russia, no, sa Moscow Film Institute, na matapos tayong makagraduate doon ay bumalik po agad tayo dito sa Pilipinas at nagturo po tayo sa UP, sa UE, sa Saints ko, at kasama na po ang Aura College na tinuruan natin ng mga kursong pampelikula, no? Nagturo tayo doon ng script writing at ng video directing, no, or film directing. So ganun po, sinasabi nga nila ang di umano po, no, ang pinag-uusapan sa Facebook na tayo daw po ay sumugod doon sa department head meeting at inagawan pa daw po natin ng mikropono ang ating city administrator na si Mayor Malabute. Yun po ay hindi totoo. Bagama tayo po ay talagang umaten doon kasi na karapatan po namin yon bilang acting mayor at acting vice mayor ni Kagawad Tet Marzan na umaten ng department head meeting. Lalo na po nung Lunes dahil importante ang lakas ng ulan, no, at pinag-uusapan nga doon kung ano-ano yung mga aksyon na dapat gawin ng ating mga barangay, ng ating mga department heads, yung mga division heads at heads of offices, no, tungkol dito sa forecast na malakas na pag-ulan at yung risk na baka babahain. Binaha na nga tayo nung Lunes, no, ang lungsod ng Olongga po. So hindi po totoong inagawan natin siya ng mikropono. Actually, katabi po natin si Mr. Malabute at sinasabi natin tumataas tayo ng kamay pero kinakausap din natin siya. Sabi ko, sir, pwede po ba akong mag-update tungkol sa sanggunian, no? Medyo merong at tinatanong niya po muna tayo kung ano yan, tungkol saan, gano'n. So sabi ko, mag-update lang po tayo dun sa nangyari dun sa sanggunian panglunsod ng Friday. So eventually, binigay niyo po sa akin yung mic at hindi ko po inagaw. Talagang tayo po ay nagpapaalam
Though, dapat kasi pag nagtaas tayo ng kamay, automatic ay pagbibigyan tayo na magsalita. Department head meeting po yun at tayo po ay official ng Olongga po, elected official po ako, konsehal po ako at tayo nga po ang by local government code, no, sa provision ng local government po, code na dapat po kapag wala ang mayor at vice mayor, no, dapat automatic po ang magiging mayor at magiging vice mayor ay yung susunod na mataas na konsehal, no. So yun po ay si Kagawad Tetmar San bilang number one councilor at ako po bilang number two councilor ay siya namang acting vice mayor. So eventually po, yun, binigay niya sa akin yung mikropono at ipinaliwanag po natin, doon po natin pinaliwanag na nung nakaraang Biyernes po, meron kaming session pero wala pong sa aming mga kasamahang konsehal ang dumating. Kaming dalawa lamang po ni Konsehal at Tetmar San, kaya po ang ginawa namin, though alam namin walang quorum, pero bago namin dineclare ang adjourn, no, na mag-adjourn ang session, ay pinatawag po muna namin ang head ng DILG na si Madam Amada Dumagat, no, para po ipaliwanag nga. So ipinatawag namin siya at fortunately nandoon po siya at fortunately again, dala po ni Madam Dumagat yung pong letter ng DILG Central Office, no, at tamang-tama ay doon ay nagkaroon ng kaliwanagan lahat ng mga dapat naming itanong. At bago po yun kasi, ay talagang sumulat muna kami sa ating DILG head dito sa lungsod ng Olongga po tungkol po doon sa mga bagay-bagay na tungkol sa kanilang travel, official ba to o hindi official, nag-leave po ba sila, etc., etc. So ganun po yung aking kinuwento doon sa department head meeting na sinabi ko lang kung ano yung nilalaman nung pong letter, nung pong liham na sagot ng DILG Central Office sa ating City Mayor. Na obviously po, ang ating City Mayor ay sumulat po sa DILG. City Mayor Roland Paulino ay sumulat po sa DILG at sinasabing sila ay aalis. Mga 25 pong katao, hindi ako masyadong sigurado, pero 20 plus po yon. Ang pagkakaalam ko, 25, amin pong kinoconfirm yan. No, pinapaalam niya na pupunta sila ng Virginia Beach sa isang official na travel, no? So, ang nangyari, nung July 1 ay nakaalis na po yung ibang delegado kasama ang ating mayor, no, na hindi nila hinihintay yung sagot po ng DILG. So, nung Biyernes po, tamang-tama, sabi ng ating DILG head na si Madam Dumagat, na dumating na yung letter at tinanong namin sa kanya kung ano yung content ng letter. Actually, pinabasa ko po sa secretary ng Sangguniang Panglunsod na si Attorney Nadine. Si Attorney Nadine, no, na pinabasa ko yung kabuuan ng letter at isa po doon ang mga nakalagay po doon na ikinuwento ko rin sa department head meeting na unang-una, siyam lang po yung pinayagan na official delegate diyan sa signing ng Virginia Beach at ng Olongga po City kasi yun po ang kanilang dahilan, isang official travel daw ito kasi dahil nga pipirmahan yung kontrata ng Sister City Agreement, no, sa pagitan ng Virginia Beach at ng Olongga po City. So ayun po, sinabi ng DILG na yun lang pong pinapayagan nila na official, no, na travel ay ang atin pong City Mayor na si Roland Paulino, ang atin pong konsehal na si John Cortez, kasama po si Winnie Ortiz, kasama din si Ellen Dabu, kasama si Edna Elane at kasama si Linus Bakay. So yun po, no, limang kagawad yung pinayagan na official visit. So yung the rest po na hindi nabanggit, katulad nila BJ Cahudo, nila Doc Ed Guerrero, ni Randy Sionson, ni Attorney Noel Atienza, at lahat po sila sa Sangguniang Panglunsod, yung mga konsehal natin na hindi ko nabanggit at hindi nabanggit ng DILG na official visit, lahat po yun ay hindi po official yung kanilang pag-alis, kundi ay dapat po ay nag-apply sila ng leave, no? Leave of absence, no, or vacation leave. Pero nung tinanong po natin doon sa Sanggunian, wala pong natatanggap ang opisina ng ating Sanggunian Secretary na si Attorney Nadine na meron pong leave. Yung pong leave ni Konsehal Cahudo ay inihabol po noon din pong Biyernes na yon na kung saan nagsesession kami. Lang po ito, yung session na walang quorum, pero naghihingi lang kami ng kapaliwanagan sa ating DILG head. So yun po yung maliwanag, siyam lang po
out of 25 ang pinayagan na official travel ng DILG. At doon din po sa liham ang sinasabi, official travel lang between July 1 hanggang July 6. So yun pong pag-alis nila no ng delegasyon ng Virginia Beach delegation, yung official leave po nila ay hanggang July 6 lang. Ang July 6 po ay nung Lunes. So pagkatapos po nung Lunes, lahat po nung naka-official leave ay hindi na po official. So mula July 7 hanggang sa pagbalik nila, no, sila po ay hindi official. Kung nag-leave po sila, then naka-vacation leave sila o personal leave sila, okay naman po yun. Pero kung hindi po sila naka-leave at hindi po sila nag-apply ng leave of absence, yan po ay AWOL at pwede po silang maparusahan dyan ng Civil Service Commission. No? So, yun po yung sinasabi natin. Dahil marami po ang kasama dyan sa mga department heads po, no? Tatlo lang yung napayagan na official leave. Si Angie Layug ng DRRMO, si Doc Jewel Manuel ng James L. Gordon Memorial Hospital, at ang head po ng Gordon College na si Imelda Soriano. Yan po, tatlo lang, no? At nakikita natin ngayon sa Facebook kung gaano karami ang delegation, no? At kung gaano karami yung mga department heads na kasama nila at yung mga representative at mga kamag-anak. So doon po sa mga kamag-anak, wala tayong problema dahil hindi naman sila government officials, no? Pero ang sa atin po, yun pong mga konsehal, yun pong mga department heads at iba pang heads ng offices na kasama po, ano, nagtatrabaho dito sa ating sa City Hall, nakasama po ng ating Mayor Paulino, dapat po sila ay nag-apply ng official leave, sapagkat kung hindi po sila nakapag-apply ng official leave, sila po ay naka-awol at may karapatang kaparusahan po yan sa Civil Service Commission. So yan po ang inaalam namin ngayon ng ating acting mayor, Tet Marsan. Sumulat na po siya sa personnel, no, nagpabigay na ng memo para malaman po natin sino-sino talaga yung mga kasama at sino yung nag-leave, no? Dahil importante po yan. At ang Civil Service Commission, no, meron pong ARTA na tinatawag, ibig sabihin ay magkakaroon ng inspeksyon na hindi po natin alam, wala pong nakakaalam, no? Mga surprise visit yan. Starting today at 1 week ata yan, no? Napupuntahan po ang ating City Hall at ang ating mga opisina ng gobyerno, ang James L. Gordon Hospital, ang Gordon College at iba pa, no? At para po alamin kung ano ang mga nangyayari at sino-sino po yung mga umalis na walang paalam, hindi nag-leave. Ayan po, no? So, yun po yung mga bagay na ating ipinaliwanag noong department head meeting noong Lunes with, of course, ang sinasabi nila, ang anunsyo nga doon sa flag ceremony noong Lunes, no? Yung host o yung officer ng barangay affairs, no? At tinawag niya na acting mayor ang ating city administrator na si Mayor Malabute. Eh, nung flag ceremony po, ay katabi natin ang ating kaibigan na si Mr. Malabute at sinabi natin, ibinulong natin sa kanya na, sir, hindi naman po ata tama yon. Kasi ang provision po sa local government code, kapag wala ang city mayor at ang vice mayor, ay automatic po yung mga konsehal, yung number one at number two konsehal ang kanilang papalit. Pero wala pong ganong acknowledgement. Nung una nga, hindi man lang nila in-acknowledge, no? Kasi naunang dumating ang ating acting mayor na si Tet Marsan doon sa flag ceremony, tayo ay dumating na pagkatapos nung pag-awit ng ating pambansang awit ng Pilipinas. So nandoon tayo sa may gate at nakita nila tayo at tinawag po tayo, in-acknowledge tayo na bilang kagawad Edic Piano. So nagpunta po tayo sa gitna at naupo po tayo doon. Pero napag-alaman natin na si Konsehala Tet Marsan ay hindi man lang po pala in-acknowledge that time, no? At yun nga po, syempre, dapat ano yan din, automatic din, no, na magsasalita ang acting mayor doon sa flag ceremony, pero hindi po nila pinagsalita. Nakapagsalita lamang po ang ating acting mayor dahil meron po siyang dalang resolution ng Sanggunian at nandoon po, no, yung isang resolution na kinocomment natin o binigyan natin ng resolution ng commendation, no? Yung isang guro dito sa atin sa lungsod ng Olongga po na nakakuha ng award, no, pang-national, no, sa Girl Scout, I think, no, kung di ako nagkakamali. At ayun nga, ay in-announce po yon. Napinayagan naman siya ni Mayor Malabute dahil siya po yung may hawak ng mikropono
At ang sinabi po, ayun na, in-acknowledge po ang ating kagawad Ted Marsan, pero hindi po as acting mayor, at sinabing merong i-announce na hindi po rin alam ni kagawa, ni Mayor Malabute. Pero nung magkakatabi lang po kami, ang sinasabi nga po ni acting mayor Ted Marsan ay nandoon na po yung tatanggap ng resolution. So nakapagsalita po, in other words, nakapagsalita po ang ating acting city mayor at in-award na nga namin o binigay namin yung resolution. At pagkatapos po noon ay ipinagpatuloy po ng ating acting city mayor yung kanyang pagsasalita at isa sa pinaka-importanteng in-announce ng ating acting mayor ay yung pong parang tinatawag na 14th month pay, no? Yung performance enhancement initiative, no? Ibig po sabihin yan po ay noong May pa in-announce ng ating pangulo na si Benigno Aquino Jr. o si Pinoy, no? Nabigyan ang pamahalaan ng bonus na tinatawag to, eh, no? So dito sa ating lungsod, 5,000 po bawat empleyado, bawat permanenteng empleyado ang dapat makakatanggap niyang 14th month pay. Supposedly, dapat po kasi isang buong buwang sweldo ng mga empleyado yan, pero tayo po ay hindi nakatanggap ng seal of good housekeeping. Ito po yung sinasabi natin noon na nanghihinayang tayo ng lubos dahil ang lungsod ng Olongo po ay dati naman, nung panahon po ng ating City Mayor Bong Gordon ay madalas po tayo makatanggap ng Seal of Good Housekeeping, ano, at marami pang mga awards. Ang sinasabi po ng mga supporters ng ating Mayor Paulino, ang sinasabi nila ay yung mga awards naman na yan ay hindi naman daw nakakain. So dito po sa particular na sitwasyon na ito na yan pong yung Seal of Good Housekeeping, dapat po, kung nagkaroon tayo niyan, dapat ang ibibigay ay hindi lang po 5,000 pesos, kundi yung kabuuan, isang buwan na sweldo ng ating mga empleyado. So I would say, ayun pala mga awards na yan ay talagang nakakain. Yun po ang sinabi ng mga empleyado nung nakakausap natin sila, nakakain pala yung mga awards na yan na natatanggap ng ating nakaraang administrasyon, katulad ng Seal of Good Housekeeping. Imagine nun naman. Ang laki po kung sumisweldo ka ng 12,000 a month o 15,000 a month, eh dapat ang matatanggap mo ay 15,000 at hindi 5,000. Ayun po ang in-announce, no, ng ating acting city mayor, at marami po ang nagpalakpakan doon sa kanya na sinabi niya na dapat na itong i-release, at binanggit niya rin po yung salary tranche, no, na dapat ay pagtuunan na ng pansin ito at dapat ay maibigay na rin ito dahil nasa budget na po ito, napayagan na po ito ng DBM. Dumaan na po ito sa proseso. So kailangan po yung salary tranche natin ay dapat ding maibigay ngayong taon na to bukod po doon sa performance enhancement initiative. So yun po ang nangyari. Ayan po yung ating pinapaliwanag, at doon din po sa department head meeting na yon, balik po tayo doon, no, na ang nagsasalita po doon, magkatabi po kasi ang ating city administrator Mayor Malabute at ang ating DILG head na si Madam Ami Dumagat po, ano, so magkatabi sila. Actually, bago po tayo nagsalita ay binulungan muna natin, nagpunta po tayo doon kay Madam Ami Dumagat, at sinabi ko po, ma'am, na-explain na po ba yung ang sitwasyon na dapat po alam nila ng mga department heads meeting, ng mga department heads, no, division head at heads of offices at ng mga barangay captains. Nandoon din po kasi, eh, no? Sama-sama sila doon at ilang official ng barangay na i-announce na po ba sa kanila na dapat po ang acting mayor natin ay si Konsehala Ted Marsan. Ang sabi ni, ang bulong din sa akin ni Ma'am Ami Dumagat, sabi niya hindi pa na i-announce, through papers na lang siguro. Eh, that time naman, nung kasalukuyan na yun, ay sumulat na ang ating acting mayor ng isang memo na sinasabi niya nga at pinapaliwanag yung bagay na yan, no? At sinasabi niya na siya ang acting mayor. Pero nagkataon po tayo through the yung discussion po sa lahat ng mga ano, nagkaroon tayo ng pagkakataon na total katabi natin si Mayor Malabute na sinabi ko sa kanya, sir, pwede pa po bang mag-update tungkol sa sanggunian panglungsod ng Olongo po? So binigay niya po. Hindi ko po, again, ang sinasabi po kasi ng ating mga maraming naninira sa atin sa Facebook, ang sinasabi daw po ay hinila natin o inagaw natin yung mikropono at tayo po ay nagsalita. Again, tayo po
ay marispetong tao at yun po ang sinabi natin, katabi po natin si Mayor Malabote. Sabi ko sa kanya, sir, pwede po bang mag-update ako tungkol sa Sanggunian? No? At yun nga po ay binigay niya sa akin yung mikropono. At yung pangalawang beses po na tayo ay nagsalita, yun naman po ang nag-trigger doon. Meron po kasi isang head of office doon na nagsalita tungkol po doon sa mga OTMPS, yung mga nagtra-traffic po dito sa ating lungsod. No? Ang sabi niya, nakikita niya kasi na kahit umuulan, sabi niya, bakit yung iba walang kapote na ginagamit, no? At ang yung nung nagsasalita po yung ating OTMPS kasi nagpaliwanag din siya na sinasabi niya na maraming umaabsent na kasi tinanong din ni Mr. Malabote kung bakit parang kukonte yung nagtra-traffic at masyadong matraffic ang lungsod, no? At ang sinabi nga may mga lumiliban kasi o may mga absent that time o that morning nung Lunes, no? At sinabi niya yung iba kasi lumiliban dahil ata may sakit o for whatever reason. So yung nagsalita po yung isa, yung I think sa City Health siya o sa James L. Gordon Memorial Hospital, no, representative siya. At nagsabi, baka yun ang dahilan na baka kaya nagkakasakit, kaya walang nagtra-traffic, kulang ang mga nagtra-traffic sa daan, ay dahil lumiliban, dahil nagkakasakit, dahil wala nga silang mga proper attire, no, katulad ng kapote. So yun po, doon po ay gusto ko na namang magsalita. Sabi ko, sir, pwede po ba ako magpaliwanag tungkol dyan sa ano? Tinatanong niya muna tayo tungkol saan, bago niya po ibigay ang mikropono, no? So sabi ko, tungkol po dyan sa ano, isususugan ko lang, no, yung sinabi nga tungkol sa walang kapote. So again, nagpaalam po tayo at binigay niya po, no, though with hesitation, no, kasi nakikita ko talagang hawak niya yung mikropono at tinatanong niya muna tayo tungkol saan yung sasabihin mo. Yun nga, sinabi natin tungkol doon sa isang nagsalita. So, binigay niya rin sa akin. At yun po, sinabi ko na ang Sanggunian Panglunsod ng Olongga po, meron po kaming inahandang panukala na magbibigay ng hazard pay, no? Kasi nakikita natin, yan nga, yung mga tao sa OTMPS, halimbawa, na nagtra-traffic na walang mga kapote, no? Yun po yung nasabi kasi doon din, nabanggit yan, eh, nung isang department head, no? Na representative ata yun. No? At yun nga, sinabi natin na may panukala ang Sanggunian Panglunsod ng Olongga po na magbigay ng hazard pay. No? Kaming dalawa ni, kung hindi yan isusulong ng ating, doon nag-usap na kaming matagal ni Doc Ed Guerrero, ni Consel Ed Guerrero, dahil siya po ang chairman ng Committee on Health. No? At noong kampanya, ay pinangako po namin ito, ako bilang chairman din. Noong panahon na yun, tayo po ang chairman ng Committee on Labor and Employment. No? At si Kagawad Ed Guerrero, nung panahon ng kampanya, siya nga yung sinasabing ahawak ng komitiba ng pangkalusugan. Kaya dalawa po kami talaga ang nangako nung nagsalita po kami sa James L. Gordon Memorial Hospital sa harap po ng mga kawani ng ating pampublikong hospital. At sinabi namin na talagang yon ang plataforma namin na magbibigay kami ng hazard pay. Pero ngayon po, halos magdadalawang taon na, parati kong sinasabi kay Ed Guerrero, kay Doc Ed, na isulong natin yung hazard pay. Kaya nung time na yun ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na ipaliwanag sa kanila na gusto naming isulong yung hazard pay para po yung ating mga kawani na talaga namang very risky yung kanilang trabaho. No? Yan dyan sa ESMO, sa TMB, OTMPS, sa James L. Gordon Memorial Hospital at sa marami pang mga opisina, sila po ay mabigyan ng hazard pay. At ikinuwento ko na rin na yun pong medical benefits, no? Kasi magkaano naman yan. So may plano rin, naka-pending na nga po sa Sanggunian Panglunsod, sa second reading, no? Yung aming panukala ni Konsehala Tet Marsan na magbigay ng medical benefits, no? Sa ating mga kawani ng gobyerno. Ang sinasabi po doon sa committee meeting, sinasabi nila na binibigay naman daw po yung mga medical benefits na yon. Pero yun po, gusto lang namin masigurado na talagang on the record, no, na merong ordinansa. Iba na po yung merong ordinansa kaysa yung sabi-sabi lang. So yun po yung gusto namin, ano, at binanggit ko rin po yung pagbibigay ng medical benefits. At dahil nga po nabanggit yung ESMO, kaya gusto ko na rin, isa pa po, na talagang last na sana yun, no, na ina-explain ko doon sa department head meeting, na ina-explain ko yung tungkol sa bayarin sa basura, no, na pinapaliwanag ko na meron na sanang ruling ang Supreme Court, no,
May decision po kasi ang Supreme Court na yun pong pagbabayad ng basura sa Quezon City ay illegal po, no? So yun yung decision na lumabas at may jurisprudence na yan na sabi ko nga ilalagay po namin sa where assess ng aming panukalang ordinansa yung Supreme Court decision na yan. Pero alam niyo po, nung pinapaliwanag po natin itong huli na sana yon, no? Napaliwanag natin at tapos na sana yung ating pagsasalita, pero bigla pong sumingit at itinigil po tayo ng ating City Administrator Mer Malabute. Bigla pong nagtaas sa kanyang boses, stop, no? Sabi niya gano'n, tigil muna yung gano'n. At bigla po siyang tumayo at ang sinabi, lahat po daw ng aking mga pinagsasabi ay pawang pamumulitika lamang, no? Nagtaas po yung boses niya, pulang-pula po siya at bigla po nagalit at yung kung ano-ano na po yung sinabi, no? Nakunan po yan ng ating reporter na si Menchi Mendizabal, yung kabuuan po niyan, no? So kung pwede nating ipalabas yon ay ipapalabas po natin para malaman din ng mga taong bayan kung ano talaga yung nangyari, what really transpired during the department head meeting noong Lunes, no? At ayun po, nagalit na siya, binanggit niya na yung 5 billion na utang. Nung binanggit niya po yung 5 billion na utang, nagalit na galit siya na talagang ginanon niya pa yung table. Ang sabi ko po, wala na po akong mikropono pero isinigaw ko po doon sa lahat na magkakaroon po tayo, magpapatawag po tayo ng public forum dahil ako po ang committee chairman ng Committee on Public Information, no? Sabi ko magpapatawag po tayo ng public forum para po ipaliwanag yung sinasabi dito na 5 billion na utang o kinurakot, no, nung nakaraang administrasyon. So yun po yung mga nangyari at bigla pong sinabi nung bukod po doon sa nagsisigaw na siya at mataas na yung boses ni Mr. Malabute ay bigla niya pong inadjourn yung meeting, no? Sinabi niyang adjourn kaya nag-alisan na po. Yun po ang nangyari. Ako naman po ay tumayo, mahinahon po tayo at kinamayan ko po si ang ating city administrator na si Mer Malabute. At pagkatapos po noon, yun na nga, na, ewan ko kung ano-ano na, ang lumabas at parang binabaliktad pa tayo ngayon na tayo daw po ay yung nanggulo, tayo daw po ay nang agaw ng mikropono, tayo daw po ay nang hawi ng kung sino man doon sa department head meeting na yun na wala pong katotohanan. At yan po ay pinapaliwanag natin kaninang umaga nga doon sa programa ng ating kaibigan na si Dean Egay Hinisa. So, pagkatapos po noon, marami na pong mga tumawag sa atin at mga nagtitext sa atin. Yung iba po, barangay captain na sinabi nila. Sinabi po nung isa na barangay captain, hindi ko na po babanggitin kung sino. Ang sabi po, hindi po ba kayo magpa-file ng demanda tungkol dito? Kasi parang nabastos po. Dahil kayo po ay elected official, kayo po ay kagawad ng lungsod, actually number 2 konsehal ng lungsod ng Olongga po, at kayo po ang acting mayor, para pong nabastos, no? Hindi na po ako personally, no? Acting vice mayor, I'm sorry. Hindi na po ako personally ang ano, kundi po yung opisina natin. Yung opisina natin bilang konsehal, elected councilor, at yun na nga, yung pagiging acting vice mayor natin. So, yun po ang sinabi ng isang barangay captain. Yung isa namang barangay captain, sinabihan po tayo, in-advise po tayo na kagawad edict, magpa-blatter ka kasi baka baliktarin ka, no? May nakikita akong risk doon sa nangyari. Sinabihan po tayo na magpa-blatter. Pero tayo naman po ay hindi masyadong concerned sa mga ganyang bagay, no, na kailangan pang ipa-blatter. So, ayun po, ang sa akin lang ay magpaliwanag po, no? At hindi po totoo yung mga ikinakalat nilang balita ngayon, lalo na po sa Facebook, na tayo daw po ay nanghawi. Alam niyo po yung issue na nanghawi. Kasi nga po, nung may department head meeting, so nung nagpunta po kami doon, nakalak po ang pintuan ng FMA hall. Sarado po, no? At syempre, dahil sarado, kinatok ko po. Ako po yung kumatok. Kasama ko si Acting Mayor Tet Marzan at yung reporter po ng SBC TV22 na si Menchi Mendizabal. No, kinatok ko po at nung nagbukas po yung pinto, hindi niya po binuksan ng malaki. Parang nakasiwang lang ganun at sumilip. So ang ginawa ko po, medyo ginanong ko po yung pintuan. Hindi naman po sa tinulak, talaga binuksan lang at nang nabuksan po namin ay tuloy-tuloy kami doon ni Konsehal at Marsan. Hindi po, wala po kaming hinahawing mga tao. At nung nakapasok nga kami doon sa department head meeting, ay nakita naman po nila na pumasok kami at naglingunan nga, no, yung mga tao na nakapasok kami. At ang
hindi, wala man lang pong nag-acknowledge sa amin na pumasok kami, maski acknowledge kami doon, na we would like to acknowledge the presence of Councilor o Konsehal or Kagawad, Edic Piano and Kagawad Detmarsan. Wala pong ganun. At wala pong silya doon sa table, doon sa harapan. Kaya po may nakita kaming dalawang bakanting upuan ni Acting Mayor Detmarsan. At doon po kami naupo, doon po sa dulong-dulo, no? At wala nang pumapansin. So nakikinig lang po kami ng meeting, pero nung bandang medyo matagal na po kaming nakaupo doon, eh parang sabi ko, parang ang feeling ko po, personal feeling ko, parang nababastos na kami dito. So sinabihan ko po si Kagawad Detmarsan, Kagawad, doon tayo maupo sa harapan. Eh tamang-tama po, binuksan na po nila yung pintuan, eh nung nakapasok na po kami doon ni Konsehala Detmarsan sa loob, eh tuluyan na pong nakabukas yung pintuan, samantalang nung papasok pa lang kami ay nakasarado yung pintuan at talaga sinisilip kami doon, no, nung kumatok kami. But anyway, yun nga, na, so nakabukas ang pintuan, nakapasok na po yung aking isang staff doon at sinabihan ko po na inutusan ko po na mayroong mga libreng upuan doon sa bandang hulihan na maglagay ng dalawang upuan doon sa harap, no? So ginawa naman po ng aking staff, naglagay ng dalawang upuan doon at wala po kasing umaano doon sa harapan, ano? Hindi man lang nagbigay ng espasyo, talagang yung mga nakaupo doon ay hindi man lang umusog, no? Kaya talagang nagsiksikan kami ni Kagawad Tet doon sa tabi ni Mer Malabute, samantalang between Mer Malabute and DILG head na si Madam Dumagat ay malaki po yung espasyo. Talaga pong hindi umusog at nandoon po yung staff ng mayor's office na katabi, no? Halos katabi ni Mer Malabute. May space po doon po nilagay yung upuan at nagsiksikan kami at hindi rin umusog, no? Yung staff ng mayor's office na si Dong Roque ata yun, hindi ako masyadong familiar, no? At doon po kami ni Kagawad Tet at ang tagal po namin nakaupo doon at hindi po kami ina-acknowledge. At yung nakaalis na si Kagawad Tet dahil nga meron siyang memo na importanteng gagawin at ipapalalabas at ibibigay sa ating mga department heads, no? So umalis na po siya that time. So yung time na yun hanggang sa magkaroon po tayo ng pagkakataon na sinabi po natin, hiniling po natin sa ating acting or sa ating city administrator na kung pwedeng makapagsalita at ipaliwanag po yung nangyari sa at magbigay ng update sa sangguniang panglungsod ng Olongapo po. So yun po ang mga nangyari doon, ano? At ayan po, wala pong nang pambabastos na nanggaling sa amin ni Konsehala Detmarsan. Ayan po. Hopefully so naliwanagan po yung ating mga kababayan tungkol po dito sa issue na to. At marami na po, hindi natin alam kung kailan po darating ang ating City Mayor Roland Paulino. Ang balita natin sa 15, dapat po kasi noong, kailan po ba, noong Miyerkules ata yun, no? July 8 and July 9, no? Nagpunta po dito yung mayor po ng National City, no? ng San Diego, no? Sister city po natin yan. Nung panahon po ni Mayor Bong ay naging sister city natin ang National City. At andito po yung mayor, pero hindi po, ay kinancel po nila yan eh, yung meeting, no? with Mayor Morrison. Ang sabi na lang daw po ay gagawin na lang sa, kung di ako nagkakamali, ay sa 15, no? Na kung kailan darating na, hopefully, no, ay darating na ang ating city mayor na si Roland Paulino. So yun po yung mga nangyayari dito. Kahapon po ay nag-ikot po kami ni Konsehala Detmarsan sa mga barangay dahil meron po siyang mga memo at nagbigay na rin po ako ng aking liham, no? So kinuha na rin natin yung pagkakataon na ito pong ating mga barangay captains ay hingian ng suhestyon, no, na sa tingin nila ng mga panukala na pwedeng gawin ng sangguniang panglusod ng Olongapo na makakatulong sa kanilang mga nasasakupang mga barangay, kundi man makakatulong sa pangkalahatan, no, sa lungsod ng Olongapo. So alam ko maraming fertile ang imahinasyon ng ating mga barangay officials, no, na alam nila na dapat ganito, may mga ganitong ordinansa, dapat may mga ganitong panukala, no. Kaya yan po, no, hinihingian natin sila, binigyan po natin sila ng letter na kung ano po yung mga suggestion ninyo at ngayon po ina-announce ko na rin sa taong bayan, no, kung inaakala nyo po na meron dapat mga panukala na gagawin ang sangguniang panglunsod ng Olongapo para po sa ikabubuti ng ating lunsod at ng mga mamamayan natin dito sa lunsod ng Olongapo, huwag po kayong mag-atubili.
sabihan niyo po kami, sumulat po kayo, no, sa Sangguniang Panglungsod ng Olongga po, kung ano po yung mga suggested bills, oh, mga suggestion niyong mga panukala na pwede naming pag-aralan sa Sangguniang Panglungsod ng Olongga po at pwede naming gawing ordinansa o resolusyon para po sa ikabubuti ng lahat ng ating lungsod at ng ating mga mamamayan dito sa lungsod ng Olongga po. So, ayun po ang mga nangyari at tuloy-tuloy po, ngayong hapon ay tuloy-tuloy po yung aming gagawing pag-iikot ng ating acting mayor, Tet Marsan, no? Dahil hindi pa lahat ng barangay ay nabigyan namin ng letter. So, yun po at pupuntahan din po namin, alam niyo po ba, yung ating parang chapel o maliit na simbahan dyan sa Columban College sa Barreto po ay nanakawan po, no? Yung mismong loob ng ating simbahan doon, no? O chapel man yan. Pero tingin ko simbahan na yon kasi hindi naman kasing liit talaga ng chapel, no? Katabi po yan. Simbahan po yan doon sa Columban College sa Barreto, no? Ay ninakawan po yung loob, pati yung tabernacle, yung pinakaano, yung sa gitna po ng altar, no? Siguro akala nung nagnakaw ay tunay na ginto yung nandoon. Pero yun po ang nakakalungkot na pangyayari dito sa atin sa lungsod ng Olongga po, pati simbahan ay ninanakawan. So yun po, sana yung pupuntahan po namin yan ngayon ni Acting Mayor Tet Marsan at bibigyan niyo po ng directive ang ating mga kapulisan para tutukan po yung kaso na yan, no? Para maibalik kung ano man yung mga nawala po doon sa loob ng simbahan. Isang napakalungkot na pangyayari yan, no? Ayun. Tayo po ay Katoliko at naniniwala po tayo na hindi po dapat nangyayari ang ganitong bagay sa lungsod ng Olongga po. Ayan, pasensya na po. Medyo medyo naging emotional tayo. At yun po, time na po para magpaalam. Sorry po, ha. Sorry at naging emotional tayo dyan. yun po, babalik po tayo. Ang Sangguniang Monitor po ay babalik sa Martes. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan po ng ating acting mayor, Tet Marsan, kami po ay babalik sa araw ng Martes para po sa isa na namang programa ng Sangguniang Monitor. At parati niyo po kaming subaybayan. God bless Olongga po. Good skills and Godspeed Olongga po. And Olongga po is worth fighting for. Maraming salamat po. Ito po ang Sangguniang Monitor.